Tyler Lamb, Kim Jong-kyu at Lin Chi-chet. Tatlo sa mga pinakamahuhusay na players sa buong Asia. Si Lamb ay binubuhat ang Thailand sa abot ng makakaya niya. Si Kim Jong-kyu naman ay para sa akin ang Japheth Aguilar ng Korea, habang si Lin Chi-chet naman ang binansagang James Yap ng Taiwan noong naglaro nga sila dito sa ating bansa. Tara at pag-usapan nga natin sila, mga pare ko, pero bago yun, please like the video. Malapit na rin nating ma-reach ang 800k subs, kaya mag-subscribe ka na rin kung bago ka pa lamang sa ating channel. Tara, unahin natin si Tyler Lamb. Ito, marami na akong komentong nabasa sa ating channel na nagre-request na pag-usapan daw natin itong si Tyler Lamb ng Thailand. Kaya eto, si Lamb ay isang Thai American, 6'5 na shooting guard. Sa Amerika lumaki at nag-aral itong player na ito. Naging player pa nga siya ng UCLA, isang tanyag na eskwelahan kung saan marami ng mga NBA players ang na-produce nila. Ilan na lamang dyan si Lonzo Ball, Zach LaVine, Kevin Love, Russell Westbrook, Reggie Miller at Kareem Abdul-Jabbar. Naglaro si Tyler ng 2 buong season sa UCLA. Sa unang taon niya ay 2.6 points, 1.1 rebounds per game lang siya sa 34 games na nilaro niya at 12.2 minutes lang ang naibigay sa kanya sa bawat laro. Hindi na masama, hindi ba, para sa isang rookie? Sa 2 taon niya naman ay better na ang averages niya. Sa 33 games na nilaro niya ay 32 games siyang naging starter. Ayos, hindi ba? 9 points, 3.6 rebounds at 2.8 assists per game din ang naitala niya. Bigating minuto rin ang naibigay sa kanya noon, 31 minutes a game. Nagawa niya rin sa taong yon ang kanyang career high na 26 points, shooting 10 of 15 sa field at 5 of 6 sa 3. Pero ang masakit, sa 3rd season niya sana ay tinamaan nga siya ng injury kaya sumailalim siya sa isang surgery. Kaliwang tuhod ang may tama noon, isang laro lang tuloy ang nalaro niya sa UCLA sa 3rd taon niya. At heto pa, sa kabila ng ganda ng program ng UCLA, ay nag-decide nga itong si Tyler Lamb na lumipat pa ng eskwelahan. Sa Long Beach State University siya lumipat. Para raw kay Tyler ay ito ang best para sa kanya para mag-grow pa as a person at as a basketball player. Halos kasabay niya lang umalis noon sa UCLA ang player na marahil kilala niyo na rin. Yun nga ay ang import ng TNT katropa before na si Joshua Smith. Si Smith ay sa Georgetown naman dumiretso. Pero yun, better naman ang naging averages ni Tyler Lamb noong nalipat siya sa Long Beach. Sa unang season niya ron, 15.4 points per game ang nagawa niya. May 3.6 rebounds at 2.2 assists per game pa siya. Shooting 41% sa field. Habang sa kanyang huling taon naman ay medyo bumaba, 8.3 points na lang at 3.8 rebounds a game ang naibigay niya. Taong 2015, noong natapos siya sa Long Beach at sa kaparehong taon ay napadpad na nga siya sa ABL o ASEAN Basketball League. Ayon mismo kay Tyler, ang matagal niya ng kaibigan na si Moses Morgan ang nag-udyok sa kanya na maglaro sa Thailand. Kaya yun, nangyari na nga. 5 taon ang nakalipas ay naglalaro pa rin sa ABL itong si Tyler Lamb at ilang beses na rin nirepresenta ang bansa nila sa mga international competitions. Marami na rin siyang nakuhang award sa Thailand. Naging best shooting guard na siya sa TBL at nagkampiyon pa. Naging Heritage Import MVP rin siya noong taong yun at nagkampiyon pa. Para nga lamang sa Hong Kong at hindi sa bansa niya dahil import siya noon. Yun, nakilala nyo na ng kaunti ang best local player ngayon ng Thailand. Dagdag ko lang, 4 years old pa lamang si Tyler Lamb ay nakabisita na ito sa Thailand. Kaso sa FIBA ay hanggang naturalized player lamang siya dahil kulang siya ng requirements. Yan din ang dahilan kaya hindi siya natuloy sa PBA as a nation import. Yun, tapos na tayo kay Lamb. Ngayon naman ay pumunta na tayo sa maituturing na best local big man naman ng South Korea. Yun ay si Jong-kyu Kim. Purong Korean to, 28 years old, 6'9 ang kanyang height at sentro sa Korean Basketball League. Sa Korea lamang talaga lumaki ito kaya huwag na nating pag-usapan pa yung career niya before mag-pro. Isa pa, mahirap din hanapin yung mga information dahil ibang lingwahe yung mga sites. Mag-focus na lamang tayo ngayon sa kanyang laro. Sinabi ko kanina na para sa akin, again para sa akin ay parang Japheth Aguilar ng South Korea itong si Jong-kyu Kim. Sa koponan nila, tatlo ang paborito kong big man. Si Raguna, also known as Ricardo Ratliff, si Choi at ito ngang si Jong-kyu Kim. Si Kim Jong-kyu ay isang complete package na big man. Mautak at magaling dumiskarte sa ilalim, agile, mataas tumalon, may tira sa mid-range at sa labas, maganda dumipensa, marunong pumasa. Lahat siguro ng pwede mong hanapin sa isang big man ay na kay Kim. Siguro nga kung may Pinoy na katulad niya maglaro ay baka mga top 3 big man siya
sa ating PBA ngayon. Napatunayan niya na ang sarili niya noong nakaharap niya ang mga PBA players na naglaro sa Gilas noong 2017 at pati na rin noong nakalaban niya ang mga naggagalingan pang mga big men sa buong Asia. Dati na rin nadakdakan nito si Haddadi at si Jochi. Hindi biro yung dalawang yan, di ba? Noong 2017 FIBA Asia Cup kontra Pilipinas ay gumawa ng 15 points, 2 rebounds at 4 assists itong si Kim. 75% pa sa field at mayroong dalawang blocks. Nakadakdak din siya noon sa Gilas. Pero syempre, hindi naman tayo papayag na ganun-ganun na lang. Na-ankle break din kasi siya noon ng mainit na Terrence Romeo at tinirahan pa ng tres harap-harapan. Pero yan, Kim Jong-kyu, definitely one of the best big men in Asia sa Korean Basketball League. E nag-average to ng 13.2 points at 6 rebounds per game this season. Almost the same kay Japheth. Last season kasi, 14.8 points, 6.4 rebounds ang naging averages niya. Better lang ng kaunti itong kay Japheth. I believe, better big man din si Japheth overall kumpara dito kay Kim dahil mas mataas lumundag si Jap, better ang timing sa mga blocks at better din ang outside shooting niya kung tutuusin. Mas marami lamang talagang tinitira itong si Kim. 29% lamang ang 3-point percentage niya sa liga nila habang si Jap ay merong 37% last season. Notable yung 2019 Philippine Cup ni Jap dahil 50% siya sa labas, making 5 out of 10 3-pointers. Hindi lamang talaga tumitira ng marami si Aguilar. Siguro dahil na rin sa sistema ni Coach Tim or ayaw niya lamang talaga. For me, may mga categories din namang lamang si Kim. Pero kung magkakaharap sila in the future ni Japheth at may parehong minuto na makakuha, I think magsa-stand out si Japheth. Hindi ko nga lang masasabi kung kaninong koponan ang mananalo. Lalo, lagi tayong dihado, diba, kontra South Korea. Disiplinado ang mga players, sinusunod ng maayos ang sistema, lahat ng locals kayang umiskor sa labas at very unpredictable ang opensa nila. May Ratliff pa na halimaw rumibang, diba? Mahirap talagang masabi. Pero yun nga, Kim Jong-kyu, probably the best local big man ng South Korea. Punta naman tayo sa ikatlong player na pag-uusapan natin yon ay ang James Yap ng Taiwan. I believe, isa sa mga commentators sa PBA ang nagpangalan sa kanya nito. Si Magu Marjon ata yun kung hindi ako nagkakamali. Correct nyo na lamang ako. At noong napanood ko ang laro nito, napa-agree ako. Napaisip ako na, parang James Yap. Man with a million moves din. Napakaraming tira sa court. Spin move, euro step, hop step, step back. Ang daming pwedeng gawin sa defender niya. Siguro nga, baka second best Taiwanese player to ever. Sunod kay Jeremy Lin. Maganda ang naging career nito sa CBA. Ang best season niya ay noong 2015-2016 season, averaging 18.5 points, 4.7 rebounds at 3.6 assists. Ang tindi, di ba? Alam niyo naman kung gaano kataas ang level ng kompetisyon sa CBA. Nandoon yung mga best of the best na mga imports na pwede mong makuha para maglaro sa Asia. Maraming mga NBA players na rin ang naglaro doon. Kaya ang mag-average ng 18 points a game doon ay isang malaking bagay, di ba? Sa best season niyang yun, natulungan niyang maging top 6 team ang kanyang club team sa regular season. 27 wins, 11 losses ang record nila. Grabe lang, 20 teams ang mayroon sa CBA kaya masasabi kong hindi biro ang nagawa nila. Legendary talaga itong player na ito sa bansa nila. Ang hindi ko malilimutang ginawa niya sa Pilipinas ay noong 2013 FIBA Asia Championship. Tayo ang host nun. Laging puno ang MOA nun pero sa game natin kontra sa kanila ay na-upset nga nila tayo. Tinalo tayo ng Chinese Taipei 84-79 at isa nga itong si Lin sa mga dumali sa atin. 20 points, 12 assists, 9 rebounds. Grabing stats, hindi ba? 3 of 6 din siya sa labas nun. Nagulat talaga ang lahat sa game na yon. Natambakan na kasi natin ang Taiwan nun pero nakabalik nga sila at naibaliktad pa ang laro sa dulo. Salamat sa tulong ni Lin Chiche. Sa ngayon, sa ABL naglalaro itong si Lin. 37 years old na siya, yet decente pa rin ang nilalaro niya. 11 points, 4 assists a game siya sa ABL at mayroong career high na 21 points sa liga. Though siguro mga 2 to 3 years na lamang ay magre-retiro na ito. Pero kahit na ganun, siguradong hindi na siya malilimutan pa sa history ng Taiwan basketball as one of the best Taiwanese player ever. Yun mga pare ko, Lin Chiche, Kim Jong-kyu at Tyler Lamb. Sino ang paborito mo sa kanila? Komento lamang yan sa ibaba. I-like na rin ang video kung gusto nyo pang pag-usapan natin ng iba pang mga Asian players. Mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko. Bye-bye.